For this video guys, no, magandang araw ulit pala sa inyo muna bago ako magsimula. Ngayon, ang ituturo natin sa video na to ay ang kanta na maganda sa plucking pattern ni Maximilian. Ito yung On My Mind na kanta niya. So, guys, kung di pa nyo na-check yung song na yon, so ang astig ng plucking patterns niya, very easy, pero ang ganda niyan tugtugin, no? So, bago tayo magsimula dito sa tutorial, kailangan natin ng capo sa gitara natin, naka-play sa first fret ng ating gitara, no? Para maging sintunog nitong ginagawa ko yung gitara nyo. So, simulan na natin sa intro. So, yun guys, yung intro ng kanta, and then intro nung kanta and verse, wala siyang pagkakaiba, magbabago lang siya dun sa part ng refrain tapos chorus niya, no? So ituturo natin sa inyo muna yung part ng intro tapos ng verse, kasi isang plucking, isang pattern lang naman yung intro at verse niya, isang plucking lang, kaya isang turuan lang natin, no? So sa verse niya, ang chords na gagamitin natin ay itong E minor to. So bale, ang magiging base natin ay itong naka-place to sa 4th fret ng sa 4th string, tapos 2nd fret ng 4th string. So yan yung base natin, tapos nakalagay itong daliri natin dito sa 2nd fret tsaka sa 3rd string. So ganyan, yan yung unang chords natin, no? So ang mga sasabihin nating string, ito yung mga paplakin natin, ito yung pangalan ng string, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So yan yung mga nakalagay na number dyan sa taas na kakalabitin natin, no? So pag may close parenthesis, ibig sabihin sabay natin kakalabitin, no? So ito yung una nating chords, tapos next chords natin ay itong, hindi ko alam kung anong sito, pero ganito yung position niya, eh. Open tong first string, open string yan, tapos ito lang yung nakalagay. So ganda yung tunog niya. So, dalawang chords lang sa intro at verse, no? So, bali, ang una nating step sa E minor ay ganito. So, yun lang naman ang step natin sa E minor. So, ang paplaking natin doon ay ang 4th string kasabay ang 2nd at 1st sa unang step. Tapos, kasunod na step ay 4th at 2nd, ay 2nd at 1st na lang. So, ganito siya. Tapos next step natin ay itong 2nd string lang. So. So yun lang ang step natin sa E minor, guys, no? So napakadali. Tapos next step naman natin ay sa C9. So ganito. Pagkatapos natin ito. Ganito. Dito naman same lang din, no? So papalitan tayo ng base, ito ng base natin, base ng C. So number 5 saka number 2 saka number 1. So pagkakalapit natin ang sabay ng 6 ay ng 5 saka 2-1, tapos isang kalapit natin ng 2-1. So tapos parang slap na ganyan. Tapos pagtapos natin nung ganito, ang maging step naman ulit natin ay ganito naman siya. So yun yung last step natin dito sa C, no? So same lang din yun sa una. So sabay muna ang bass ng C saka itong 2-3-2-1. Tapos kukuha tayo ng isang ito. Ayan, so ganito na siya. Pagkatapos natin ng step na ito, so pagkatapos niyang step na yan, babalik ulit tayo sa E minor, kukuha pa tayo ng step na ganyan. So, kagaya lang din naman yun sa kanina, yung sabay muna ito, tapos itong number 3 ay number 4, tapos itong number 2 saka 1. So, pagkatapos nito, so, pagsama-samahin natin siya lahat, so ganito mangyayari sa kanya. So ganun, no? So sana nag-guess nyo, guys, no? Same lang yun din sa verse nung kanta, no? So pag may kanta doon sa verse, no? Sama na natin sa may verse para isang ano lang. Tan 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 nan, tan.
Tapos yung last step doon, bago pumasok yung refrain, no? So kukuha yun ng D. So bago pumasok ng refrain, kukuha yun ng D. So ang maging step naman natin sa D. So yung same lang din, no? Open string, bass ng D, saka ng ganyan. Itong second string, saka first. Tapos second string at first, sabay. So, pwede mo lagyan ng slap. Tapos yung ang mag-iba na yung step natin dito, refrain na. So, punta na tayo dun sa refrain. Pipili ko muna sa inyo dun sa refrain para malaman nyo kung paano siya papasok dun. No? Siba, di ba galing tayo sa D? So, my life. So, ito yung sinasabi ko sa inyo bago pumasok yung refrain. No? So, sa D. My life. So, ganun siya i-play, no? So, ang mga chords naman natin na gagamitin doon ay same lang din doon sa kanina. So, itong E minor na to, tapos yung plucking natin same lang din. No? So, sabay ang 4, saka 2-1, saka yung 2-1 lang. So, pwede natin lagyan ng slap. Tapos C. So, pwede na lang sing ganyan. No? So, yun nakaganyan na lang. So, hindi na yung open string, so pwede ganyan lang. So, ganito siya. So, ganun na lang yung maging step natin. Dito, ang kakalabitin naman natin ay 6, ay 5, saka 3, 2, ay 2, 1. Tapos, kakalabitin ulit natin. Tapos, next time natin, balik ulit tayo doon, same plucking patterns pa rin. Tapos, D. Yung kagaya din sa plucking patterns kanina sa D, no? So, 4, saka 3, 2, ay 2, 1, sabay. Tapos, isang 2-1 lang. So. So, ganun siya. Tapos, pagdating naman doon sa chorus no, no? So, same lang din yung plucking patterns natin sa kanya, no? So, same lang din. So, ganito siya. I get you on my mind, on my mind, on my mind. Sana guys nakatulong sa inyo yung tutorial na to, no? So maraming salamat sa pag-nood and I hope natuto kayo ng malupit na plucking patterns ng On My Mind, On My Mind. Thank you.